At ano naman ang sayo, Derek? So, napulang-pula. Oh, ito yan, nabulong sa akin kanina bago nagsimula ang show. Sabi ko, ito nga gusto kong i-discuss, okay, kasama ng aking mga kapatid. Okay. Ito ay ukol sa mga artista at sa mga uri ng programang ibinibigay sa kanila. May nabalitaan kasi kami na may isang artista na tinanggihan, actually hindi naman siya ang tumanggi, yung manager niya ang tumanggi, okay, na tanggapin ang itong proyektong maganda at maaari pang naging mas maganda kung siya ang tumanggap nito dahil ang time slot nitong palabas na ito ay sa hapon. Okay. Ang feeling kasi nung manager nitong artistang ito na parang hindi yata karapat-dapat na mailagay lamang siya sa isang pang-afternoon. Oh, parang demosyon. Dapat prime time. Dapat prime time. At ang reaction naman ng mga tao ay siguro kung tinanggap niya itong soap na ito na ongoing na ngayon, di hamak na magiging mas maganda. Dahil ang dami mga elemento ng programang ito na mas magiging effective kung siya ang naikas. Ito ang katanungan ko, sa inyo ba ang pagtingin? Totoo bang mas mababa ang rangko ng isang palabas kung sa hapon kung ihahambing mo sa pang-prime time? Sa tingin ako, mo, direct, kasi pinanday tayo ng paniniwala na kapag ka prime time, sikat ka, malaki ka, pambala ka ng istasyon. Pero para sa akin kasi, parang pelikula rin to. Walang pangit na oras, hindi mali ang produksyon, walang maling behikulo, basta gusto mong panoorin ang artistang gusto mo. So, panghapon siya, panggabi, pangumaga, kapag paborito mo yung gumaganap, susundan mo yan eh. Diba? Yun ang akin, Direk, ah. Ikaw, kasi tayo din, parang agree din ako kay nanay doon, kasi parang nasanay tayo, Direk, na we tend to label things lagi. The prime time. Oo, ito dapat, si ganyan, kahit sa relasyon, diba, ganun din, kailangan may labeling. Diba? Ayaw. Ayaw ng may tao ng may ganyan, ayaw may labeling pagdating sa relasyon. So, kayo, nape-pressure ka. So, ikaw ngayon, parang pakiramdam mo bilang artista, ay, pala-ocean deep na ba? Ocean dahil nasa hapon. Nilalagay ako sa hapon. But you know, dapat titignan mo rin yun on a brighter side na kahit paano, may trabaho ka pa rin. Trabaho pa rin yun, ano? Yes. And at the same time, nakikita ka pa rin. Correct. Diba? Direk, sino ba to? Lalo na sa atin, di ba? Very, very sad sa industry. Huwag na tayong lumayo. Pag nagkakaedad ka, di ba sa Amerika, pag nagkakaedad ka, mas pinapalakasan ka, mas mataas ang premium. Dito pag nagkakaedad ka, gusto kang patayin. Oo, dito pag nagkakaedad ka na, ay, pangit na siya, ay, laos na siya. Hindi ka na nga second lead. Dapat palitan na yan. Ilang eksena na lang pinagkakatiwala sa'yo. Hindi na papalagahan yung ilang taon na binununong tao na yun dito sa television. Dito sa Pilipinas, wala yun. They don't count yung ilang taon na pinunla mo. Tama lang. Ano? Sino po ba to? Sagutin mo na muna yung tanong ko. Sino para malaman ko kung karapat dapat siya tumanggi. Tanggihan yung ang pinalit si, alam mo na. Bakit? Ano? Hapon? Oo, hapon yun. Sino ba yung pinalit? Dapat sa kanya. Sayang naman. Ako! Isang sirena. O, diba? Ako naman. Yung soap bago yung ano. Ako naman. Ayan, yung sa tingin kong yan. Okay lang na sana tinanggap niya. Sana tinanggap niya kasi mas karakter niya. Mas karakter, mas bagay sa mas kanya. Mas bagay sa kanya. At mas kaya niyang dalhin yung show na yon. Trabaho is trabaho kasi. Yes, well, that's one thing. Pero kasi sa laki naman niyang artista, kaya naman niyang dalhin, I think, kahit iba yung time slot. Ito lang comment ko, read my lips, okay? Be careful with my heart. Hindi yung prime time. Tama. Pero may isa yun, yes, sa post. At ipang post, pa yata ngayon para patayin ang Eight Bulaga at ang Wawa Willie. So in other words, talaga, yung time slot, although it is important to some, when you really come to think of it, a good show is a good show is a good show. Wala yan sa Oscar. At the end of the day, kung paano siya sinulat, direct, kung paano siya ginagawa ng material pa rin. Material pa rin. Nanghinayang tuloy ako nung nalaman kung siya pala dapat. Sana siya na lang. You know, it would have been so wonderful kung siya yun. Yes. Parang ko nang imagine. At huwag na tayo lumayo. Paano naman si Sharon Cuneta? O, tinanggap niya dito sa TV5, inilagay siya ng hapon. O, di ba? Megastar na yun, pumayag pa, di ba? Kumbaga, secure siya. Na kahit anong oras ito, ako'y meron pa rin mga Sharonians, di ba? Parang si Alex. Natural. Si Alex, napaka-natural. Nakakapagpatawa siya na talagang hagalpak ang gagawin mo. Simple lang. Simple lang. Diba? Wala ka effort. Sana si Alex ang bigyan dito sa TV5 ng ganong programa. Ang tagal-tagal na walang ginagawa ni Alex, ha? Nako, dapat. Nako, magra-rally kami. Ako hahawak bandera. Correct. Magaling yung bisa na sa'yo. Okay. Walk out time lahat. Para kay Alex. Para kay Alex. Hindi ngayon, kailan pa. Ayan na.